Mayroon din silang emosyon at may sariling ugali. Galing, no? Maaari mo silang makausap sa araw-araw at maaari mo rin silang makasamang tumanda. Okay. Mayroon itong sariling utak para matuto at magdesisyon. Ibig sabihin, alam nila ang ayaw at gusto nila. Nakakaramdam din sila ng kalungkutan, kasiyahan, excitement at marami pang ibang emosyon gaya ng sa atin. Kumbaga, parang mayroon kang kaibigan na nasa loob ng computer. Uchong, kung nangyayari o mangyayari, ilalabas na ito, mga utol, sa public, eh hindi na rin lumalayo na maglabas o makagawa sila yung artificial talaga na human, no? Na yung talagang existing na, nakaparehas natin, na naglalakad kasama natin, no? Kasi ito, nasa loob pa na computer, okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. May nabasa kasi akong comment, mga utol, na stop naman daw muna sa history o kasaysayan o mga nakaraan o nakalipas bagkos ay pag-usapan natin ang future. Ano ba ang magiging future nitong ating mundo? Okay, di, sige. Silipin natin ang taong 2058. Pero bago yan, mga utol, itong mapapanood nating video ay projection lamang. At nagagawa ang projection, mga utol, dahil merong nakikita nila kung gaano kabilis yung ating teknolohiya o yung ating pagtuklas ng mga bagong teknolohiya. So ano nga ba ang makikita natin sa taong 2058? Ano nga ba ang mangyayari sa Earth? May mga lumilipad na ba tayo sa sakyan? Kung yung mga bagay na yan, subukan natin tingnan at silipin natin ang taong 2058 kung anong meron sa Earth. Ulitin ko, ito'y projection lamang, mga utol, okay? Na base sa teknolohiyang meron tayo at kung gaano kabilis yung pag-angat ng ating teknolohiya, okay? Ito si Elon Musk, ang founder ng SpaceX. Ayon sa kanya, ang planetang Mars lamang ang nag-iisang planeta sa ngayon na maaari nating lipatan kung sakaling magkaroon ng malaking problema ang Earth. Gaya ng gyera, iba't ibang klase ng pandemic, paglaki ng araw, global warming at marami pang iba. Sobrang dami ng problema ng ating mundo, no, mga utol? Pero ito'y dahil rin sa ating kagagawan. Walang ibang may gawa niya kundi tayo. Okay, sa pag-abuso natin sa kalikasan. Sang-ayon naman ang mga siyentipiko sa mga pangyayaring ito at hindi natin alam eksakto kung kailan ito mangyayari. Maaring 2024, 2036, o di kay 2058. Isa sa mga plano ng mga dalubhasa ang pagpapadala ng unang mga tao sa Mars sa taong 2058. At hindi lang basta pagbisita ang pakay nila dito, kung hindi, posible rin sa taong ito ay may mga naninirahan na sa planetang ito, isang maliit na komunidad na handang ipagpatuloy ang buhay sa labas ng Earth. Isa pa lamang yan sa kanilang mga plano, at hayaan yung isa-isahin ko lahat sa inyo. Ano ang itsura ng planetang Mars at ng ating mundo sa taong 2058? Gagawa sila ng artificial na community, no, mga utol, no, para matirahan natin ang Mars. Ayan, no, kasi 'di ba? Alam naman natin na yung mundo natin iba na nangyayari dahil sa climate change, no. At malaking posibilidad na ito'y magwakas na nga daw ayon sa mga siyentipikong nag-aaral dito. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral para tayo ay makalipat sa Mars, pero napakamahal, palagi ko. Syempre, mauuna doon yung may mga pera talaga. Siyempre. Yan ang ating alamin. Sa videong ito, mga kapantas, ay sisilipin natin ang taong 2058. Hindi lang Earth ang titignan natin ngayong araw, kasama rin ang ating buwan at pati na rin syempre ang planetang Mars. Sigurado akong ikagugulat nyo ang mga maririnig nyo sa paksang ito. Marami na palang mga bagay na hindi mo sukat akalain na mayroon na tayo ngayon. Simulan natin sa kasalukuyan. Ngayong taon ay mayroon na tayong mga kakaibang imbensyon na siguradong lingid sa kalaman ng marami sa atin. Tulad na lang ng nagsasayaw na robot gaya ng mga ito.
Wala na karir yung mga ano, no? Mga B-boys. Mayroon din tayong RoboChef na kung saan hindi mo na kailangang mapagod sa pagluluto. Kinokontrol ito gamit ang remote na nakakonek sa internet. Okay. At pwede mong simulan ang pagluluto kahit nasa biyahe ka pa pauwi. Para pagdating mo ay mainit-init pa ang pagkain at kakainin na lamang. Ito ay mayroong dalawang robotic arm, sariling fridge, sariling lababo at sariling storage. Ang mga kamay na ito ay hindi lang tagaluto. Kung hindi, siya na rin ang bahalang maghugas ng mga kinainan mo. Yan ang maganda, di ba? Hindi mo na kailangang maging sad boy sa social media. At mag-post ng, bakit ako lagi? Hu-hu-hu. Si Jana, ganito lang kasi ako eh. Hindi ako guwapo. Buisit eh. Talagang gagaan ang buhay mo rito. Lupit, no? Medyo creepy nga lang siyang tignan. At kung magkano? Naku, huwag nyo nang tanungin. Dahil kahit ang mga mayayaman ay nanghihinayang itong bilhin. Grabe, no? Mantika nga, pinapaulit-ulit natin gamitin eh. RoboChef pa kaya? Tama. Meron na rin tayong artificial animals tulad ng paniki. Okay yan. Nagamba? Mga langgam? Robot kangaroo? Jellyfish, tutubi, flying penguins at marami pang iba. Mayroon pa ngang tinatawag na legged squad support system na ginagamit ngayon ng mga sundalo sa iilang bansa. Ginagamit ito bilang cargo robot ng mga sundalo. Kumbaga, mas maraming armas ang kaya nilang dalhin sa gera dahil sa tulong nito. Ginagamit din ito bilang surveillance machine. Kayang-kaya nitong puntahan ang mga masusukal na lugar at higit sa lahat. Malaking tulong ito para mapasok ang kuta ng kalaban nang hindi sinasakripisyo ang buhay ng ating mga sundalo. Iilan pa lamang yan sa mga kasalukuyang teknolohiya. Kung nagulat kayo sa mga ito ay hindi pa dyan nagtatapos ang ating video. Sipin mo, ganyan na tayo ka-advance mga utol. Pero hindi pa rin natin masagot yung ano. No? Pero malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon. Yung mga tuklas tayo na sasakyan na pwedeng bumiyahe ng light years. Okay? Yung ganun kabilis o matuklasan natin yung sinasabi o hindi umanong black hole na magtatawid sa atin kung meron mang multiverse, no, mga utol? Kung meron man nun, hindi na naglalayo na pwede nating matuklasan in the near future, okay? Napakarami pang teknolohiya sa hinaharap ang ipapakita ko. Gaya na lang ng mga ito halimbawa, mukhang mga tao, di ba? Pero nagkakamali kayo. Sila ay artificial human lamang na nasa loob ng computer. Sa taong 2024 ay maaaring available na ang tinatawag na virtual humans. Ito si Max Eger. Isa siya sa napakaraming computer expert na nagde-develop ng virtual humans gaya ng mga ito. Ang mga virtual humans ay hindi lang basta artificial na tao sa computer. Kung hindi, mayroon din silang emosyon at may sariling ugali. Galing, no? Maaari mo silang makausap sa araw-araw at maaari mo rin silang makasamang tumanda. Okay. Mayroon itong sariling utak para matuto at magdesisyon. Ibig sabihin, alam nila ang ayaw at gusto nila. Nakakaramdam din sila ng kalungkutan, kasiyahan, excitement at marami pang ibang emosyon gaya ng sa atin. Kumbaga, parang mayroon kang kaibigan na nasa loob ng computer. Uchong, kung nangyayari o mangyayari, ilalabas na ito, mga utol, sa public, hindi na rin lumalayo na maglabas o makagawa sila yung artificial talaga na human, no? Na yung talagang existing na, nakaparehas natin, na naglalakad kasama natin, no? Kasi ito, nasa loob pa na computer, okay? Pero hindi na malayo, lalagyan na lang ng katawan yan o lalagyanan. Parang ganon, no? Na nandun na yung buong sistema. O yung PC, gagawin na lang tao yung hugis, and then ganun na, no? May human na, artificial human na mangyayari. Parang ano ah, weirdo na eh, no? Yun nga lang mga kapantas, ang tanging problema ko rito ay medyo creepy ang itsura nila. Dahil para talaga silang totoong tao. Sa taon ding ito, ay mayroon na tayong tinatawag na Neuralink. Pinangungunahan ito ni Elon Musk. Sinabi niyang napakalaking tulong nito sa sangkatauhan para mas lumago pa ang pamumuhay ng isang tao.
Well, medyo weird ang mga susunod na paksa, kaya makinig kayong maigi, mga kapantas. Okay. Ito ay microchip na ililink o ikakabit mismo sa utak ng tao. Hindi para maging cyborg siya, kung hindi para mabuksan ang napakalaking potensyal ng pag-iisip nito. Kumbaga, kung mayroon kang microchip sa iyong utak, ay mas madali mong matututunan at maiintindihan ang mga bagay-bagay. Processor, no? Hindi mo na kailangang pumunta sa school para mag-aral. Dahil lahat ng nasa module mo ay isisave lamang sa microchip na parang nag-save ka lang sa isang flash drive. Parang ganon, yung mga kaalaman, ilalagay lang sa'yo, ilo-load lang sa'yo, ma-access mo na. So alam mo na agad. Diba? Mawawala yung natural ano natin, na pagkatuto. Natural learning process ng isang human being, no? Kapag nangyari yan. Kapag, okay. Diba? Then boom! Lahat na ng info ay mapupunta na sa utak mo. Mas marami ka ng time mag-TikTok. That's a good setup! Bang, bang! Este, mas marami ka ng time sa ibang bagay. At hindi lang yun, sinabing mas pinapalinaw nito ang mata ng isang taong gagamit nito. Oh, kaya, say goodbye sa inyong mga salamin. Kaya rin itong gamutin ang mga taong tinamaan ng stroke. Sa kasalukuyan naman, ay wala pang nakikitang masamang epekto ito sa kalusugan at patuloy pa rin itong pinag-aaralan. Sa sobrang dami ng impormasyong nakuha ko ay kailangan natin gumawa ng hiwalay na video patungkol dito. Kung gusto nyong ipalabas ko ito sa mga susunod na araw, ay mag-iwan lang ng like sa video ito at maaari rin mag-comment sa ibaba para alam ko kung interesado ba kayo. Napaka-weird talaga ng future. Ang mga binanggit ko ay dito pa lamang yan sa Earth. At napakarami pang iba, lalo na kapag pinag-usapan natin ang transportasyon. Eto na. Ngayon naman ay punta na tayo sa buwan. Sa taong 2023 ay nakaplano ng simulan ang Artemis program. Tama. Ito ay ang pagtatayo ng moon base at gas stop sa ating buwan. Ginawa ito upang mapadali ang space exploration gaya ng pagpunta sa Mars, Jupiter o iba pang planeta. Kung hindi nyo pa alam, mga kapantas, ang paglabas pa lang sa Earth ay nangangailangan na ng napakaraming gasolina. Tama. Kaya naman, kung mayroon lamang tayong gasolinahan sa labas ng mundo, ay magiging mas madali para sa ating mga siyentipiko para ipagpatuloy ang iba pa nilang misyon. Dahil nga ang buwan ang pinakamalapit sa atin, ay ito ang nakikita ng mga siyentipiko para maging gas stop. Kung gusto nyo pang malaman ang buong detalye ng Artemis program, ay nakagawa na ako ng hiwalay na video kung papaano ito gagawin ng siyentipiko. Nasa ibaba ng video ito ang link kung hindi nyo pa napapanood. Sa taong 2024 ay magiging usap-usapan ng planetang Mars dahil sa taong ito ay sisimulan na ng mga siyentipiko ang pagpapadala ng unang tao sa Mars. At take note, hindi lang ito basta pagbisita lamang doon. Kung hindi, napakalaki ng tsansa na hindi na sila uuwi pa at doon na ipagpapatuloy ang buhay. Magsisimula na sila mag-build doon ng nung artificial community kasi ayon nga sa mga siyentipiko, hindi naman kasi yung gas doon sa atmosphere ng Mars ay hindi naman kapareha sa atin sa Pilipinas sa Earth. Okay, kaya magagawa sila ng artificial na community na pwede kang makahinga ng maayos. Okay, tuloy na natin. So, alam naman nila yan. Sa ngayon, ang bagay na malinaw lang sa ating mga scientist ay kayang-kaya nilang magpadala ng tao sa Mars. Pero wala pa rin silang buong detalye kung papaano nga ba makakabalik dito ang ating mga astronaut. Kaya nga. Sa kanilang tansya ay magiging napakalaking gastos kung babalik pa dito ang mga iyon. Dahil kung susumahin ang budget pabalik dito, ay sobra-sobra pa ito para sustentuhan ang kanilang buhay sa planetang Mars. Sa ganitong taon din, nakaplanong simulan ang pagkakaroon ng internet sa kalawakan. Hindi lang internet sa buwan, hindi lang internet sa Mars, kundi pati na rin satellite sa Jupiter. Yun nga lang, dahil sa nagdaang pandemic ay malaki ang tsansa na baka may usog ang petsa ng mga ito. Sa kasunod na taon naman ay maaari nang simulan ang tinatawag na 3D printing sa kalawakan. Ang ganitong ideya ang magpapadali sa buhay ng ating mga astronaut sa ibang planeta. Dahil sa tulong ng 3D printer ay madali nang maitatayo ang mga bahay o kahit anong infrastruktura sa labas ng ating mundo. Kumbaga, nandito ang control sa Earth at sa ibang planeta ipiprint kung ano man ang kanilang kailangan, gaya ng mga bahay, furnitures,
at kung ano-ano pang bagay na kailangan para mapagaan ang kanilang buhay. Kaya kailangan ng internet access, no? Kaya kailangan na may ganun sila para ma-built nila ng maayos, na nanggagaling dito yung design o dito ginagawa, din nandito yung control sa Earth, tapos doon ginagawa yung infrastructure. Okay? So yun. Pero nakakabilib, mga utol, no, kung magagawa itong mga bagay na ito na projected nila lahat. Okay? Habang busy ang mga tao sa pagpapalawig ng teknolohiya sa labas ng Earth, ay magiging busy rin ang ating mga dalubhasa sa medisina. Sa taong 2026 ay maaaring tapos na ang 4D printed artificial human organs. Ito ang sagot sa problemang pangkalusugan, lalo na pag pinag-usapan natin ang organ transplant. Dahil sa kasalukuyan ay maraming namamatay sa sakit sa puso, baga, atay, o kung anumang internal organs, bunga ng iba't ibang sakit. Sa ganitong paraan ay libu-libong tao na ang maaaring masagip. Sa taong 2040 naman, ay maaaring may mga robot na tayong kasama sa ating pamumuhay na halos walang pinagkaiba sa ating mga tao, sa bahay man o maging sa mga kapulisan. Ano yan, mga utol, no? Hindi na imposible mangyari talaga yan, na meron na tayong yung mga artificial human na kasama dito dahil sa sobrang bilis ng teknolohiya natin, na yung pag-usad ng ating teknolohiya, yun nga, kagaya kanina, meron ng isa tao sa computer, no, na parang nakakausap mo, may emosyon. So hindi na yan malayong mangyari na meron ng artificial human na makakasama tayo dito. Okay? Sa susunod na mga panahon. Sa kasama nila ito para isakatuparan ang kaayusan sa paligid. Inaasahang halos 25% ng makakasalamuha natin o makakasalubong natin sa daan ay cyborg na. Sa taon ding ito, ay maaaring tapos na ang pag-aaral kung papaano bubuhayin ang mga hayop na matagal nang extinct o matagal nang nabura sa history, gaya na lang ng mga dinosaurs. Sa mga oras na mangyari ito ay magiging sobrang weird ng paligid. Sa atin pa lang, mga tao, ay kinakapos na tayo sa ating pangangailangan. Paano pa kaya kung kasama nating nabubuhay ang mga naglalakihang predator gaya ng mga dinosaurs? Sila ay magiging kahati natin sa pang-araw-araw nating pagkain. Pero sinabi ng mga dalubhasa na ipa-priority nilang buhayin ang mga walang masamang epekto sa atin gaya na lang ng mga mammoth na ito. Sa taong ito ay sisimulan naman ang asteroid farming. Kukuha ng mga bulalakaw sa asteroid belt at dadalhin nito sa buwan upang mapakinabangan sa pagpapatuloy ng iba pang proyektong pangkalawakan. Sa taon ding ito, ay kaya na nating makapag-regenerate ng nawawalang bahagi ng katawan gaya na lang ng buto at daliri. Sobrang nakakamangha, mga utol, no, yung ano nila, yung thinking nila. Okay, pero lahat naman talaga ay nagsisimula lamang sa imahinasyon. Okay. At hindi yan malayo nang mangyari dahil malamang na-solve na nila yung kung ano mang formula para magawa ito. Dahil lang wala naman tigil yung research and development natin when it comes sa teknolohiya. Okay? Yun. So, paangat na lang ng paangat at palupit ng palupit ang ating technology. Okay? Tuloy na natin. Namamangha lang ako sobra. Sa taong 2050 naman ay inaasahang 300,000 katao na ang nakatira sa Mars. Namumuhay sila ng normal at masaya na parang gaya lamang dito sa Earth. Sa ganitong taon ay inaasahang mayroon na silang sapat na kaalaman patungkol sa kanilang pamumuhay, medisina, at maging ang pagpapaanak sa mga bagong silang ay magiging madali na rin para sa kanila. Yung firstborn dyan, no? Yun ang magiging history. Isa sa mga history talaga na hindi na mabubura yung pangalan. Kung sakali man na matuloy yung plano nila na pagtira sa ng tao sa Mars, eh yung firstborn, yung unang-unang ipanganak, yung natural born sa Mars, ang yung pangalan nun, ang hindi na mabubura sa kasaysayan. Okay, tuloy na natin. At saka yung unang tao, unang pamilya na titira dyan. At sa huli, 2058, sa taong ito ay inaasahang bukas na ang planetang Mars sa pagtanggap ng turista upang ipakita sa mga taga-Earth ang tunay na ganda ng Mars. At hindi lang ito basta one way, kung hindi two-way ticket ito. Ibig sabihin, maaari kang umuwi, hindi mo na kailangang mag-alala na baka hindi mo na makita ang kapitbahay nyo. At kung magkano, magiging napakamahal nito. Ang tanging makakagala lamang sa Mars ay ang mga taong talagang may pera.
Tama. Simpleng ganda nga ng Pilipinas, hindi pa natin naiikot eh. Mars pa kaya? At ito naman ang ilan sa mga larawan na idinisenyo ng mga siyentipiko base sa kanilang pag-aaral sa future Mars. Yan, artificial lahat. Yun lamang po para sa videong ito. Kung kayo ay nabitin ay huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong i-upload sa mga susunod na araw. Okay mga utol, hanggang doon lang ito. Sobra nakakamangha. Kung mangyayari man ito at saka medyo nakakatakot na rin no, yung artificial human. Pero kung ito'y makakatulong sa atin sa mundong ito, eh bakit hindi? Siyempre, kailangan natin tanggapin yung pagbabago ng teknolohiya. Okay? At siyempre, yung mga gaya na sabi ko kanina, umpisa pa lang, makakatira lamang doon talaga, mauuna, eh may mga pera. At kung magwawakas ang ating mundo, eh hindi pa rin naman natin alam talaga yan. Pwede pa itong magamot. Ayon nga daw sa mga dalubhasa nag-aaral sa ating mundo na pwede pa daw maagapan ang Earth na hindi mangyari yung mga kinakatakutan nila na nagsisimula na mangyari dahil na rin sa ating pag-abuso dito at sa ating kapabayaan. Siyempre, kung magtutulungan tayo, eh hindi mangyayari ito. Okay, mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyo. Kayo mag-iingat palagi. Huwag kalimutan mag-iwan ng comments sa baba. Okay, kayo mag-iingat. God bless. Stay safe, mga utol, at saludo pa rin ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.